So, hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta po kayo? Ako'y nagbabalik sa isa na namang vlog. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay huwag kang mag-abroad kung... Ayan, huwag kang mag-abroad kung... Ang sabi ni Fern ng aking kaibigan dito, sabi niya huwag kang mag-abroad kung wala kang perang pang-apply. Isa din, nakaririnig ko lang kasi sabi niya huwag kang mag-abroad kung may iiwan kang jowa sa Pinas. At sabi rin ni Via, nakakasama ko dito, sabi niya, huwag kang mag-abroad kung hindi matibay yung loob mo. So yan guys, sa akin naman, huwag kang mag-abroad kung hindi ka confident sa sarili mo. So dapat may tiwala ka sa sarili mo at huwag kang mag-abroad kung hindi ka marunong mag-sakripisyo. Of course, sacrifice. Ano yung sacrifice? Siyempre, para yun sa pamilya mo, sa mga pangarap mo, ganon. At huwag kang mag-abroad kung hindi ka malakas. Yun nga, malakas, matibay. Tibay at lakas ng loob ang... Hindi ko alam yung kantang yun, basta sa Captain Barbell. Anong kanta ba yun? Tibay at lakas ng loob ang iaalay. Para lang sa pangarap. Huwag kang mag-abroad kung puro ka reklamo, di ba? If you always complain about everything, this is not for you. Huwag kang mag-abroad kung di mo kayang lunukin yung pride mo. Isa yan, bakit? Kasi marami sa atin nakapagtapos sa Pilipinas, pero pagdating sa ibang bansa, papasukin natin, hahamakin natin lahat ng mga any kind of job, di ba? Kahit hindi siya naka... Ano ba sa Tagalog? Hindi siya nakalinya sa tinapos mo. Ayun. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kaya yung ano, sadness, yung kalungkutan. Siyempre, lalo na kung mag-isa ka sa bansa na pupuntahan mo. At kung mahina ka, huwag kang mag-abroad. At huwag kang mag-abroad kung hindi ka marunong makisama sa ibang tao. Ayun. Bakit? At last, bago yung sagot na bakit. Last, syempre, huwag kang mag-abroad kung hindi ka sure bakit ka mag-abroad. Ano nga ba talaga yung dahilan pa tayo nag-abroad? Syempre, yung pangarap natin, tsaka pangarap natin para sa pamilya natin at ang makatulong, of course, sa kanila. Kasi pag dumating ka na sa unfamiliar place, sa bansa na hindi naman yung kinalakihan mo, mahirap talaga, lalo na kung mag-isa ka. Nakaka-frustrate minsan. Iiyak ka na lang, di mo alam kung bakit. Bakit? Kasi lonely. Mahirap mag-isa, minsan walang kausap. Diba? Tsaka mag-a-adjust ka. Siyempre, bagong buhay yon, bagong environment, bagong ikaw, bagong job, at mga new people that you need to be friends with, pakisamahan, mga bagong amo na iba-ibang lahi kasi iba yung culture dito, work environment, iba din. Ang hirap talaga, guys. Hi, Harlene! How are you? 7:30. May tanong ako. Yes. Nag-vlog kasi ako. Tuluyan mo to. Huwag kang mag-abroad kung... hindi mo kaya. Oh, huwag kang mag-abroad kung hindi mo kaya. Yun yung ano, summary ng lahat ng sinabi ko, guys. Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kaya. Di ba? Nag-vlog ako. Basta dito, guys, kahit sa ang bansa ka, Canada, Taiwan, Thailand, anywhere, US, it doesn't matter kung ano yung job na pinasukan mo. Kasi ang importante dito, nakakatulong tayo sa pamilya natin. Nasusuportahan nila. Nasusuportahan natin sila. At syempre yung pangarap din natin. Diba? So yun, don't go to abroad if you cannot do it. And if you don't know the reason why you're applying for a job to go abroad. Diba? Ay, asan ko yung chinelas mo? Wait lang. Hindi ka
Siniram ko yun. So ayun. So wag daw mag-abroad kung walang baong chinelas. So ayun guys, nandiram ng chinelas. So ayun lang guys, wag mag-abroad. Ulitin na naman. Dapat gusto nyo, ginusto nyo yan. At gugustuhin nyo yan para sa pangarap tsaka sa pamilya, diba? So ayun, do not go to abroad if you can't take it. English yun. So ayun guys, thank you for watching for that 6 minutes video. For today's video, that's it. Thank you. Don't forget to comment, like, and subscribe. Ayan, may ano pala ako. Bakit pag kiniliti mo yung sarili mo, hindi ka natatawa? Pero kapag iba nangiliti sa'yo, natatawa ka. Nabasa ko lang, kahit talaga bang kailangan ng iba para sumaya?